Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapalangal at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagbibigay po ako ng dobling paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will D. Estrada Almeida at sa hindi malilimutan turo at aral na ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila po mga beloved children, children-in-law, grandchildren at sa inyo po mga minamahal, isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Pasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang pag-iingat niya sa beloved husband ko, nung ito'y bumabiyahe pa lang galing trabaho, binababay po nila niyan ang pa-urban na po, then bumangga po yan sa mobile ng police. Sa kapag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus, wala po nangyari sa kanila. Then pasasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon Jesus. Nung ako'y nasa sariwain ko po ng teenager ako, andiyan po talaga na meron po kaming outing nun sa school namin. Then dapat po, ang sasakyan po namin nun ay Nova Bayan. Sa sobrang pagmamadali na po rin kasi namin ng bilawid mama ko nung mga panahon na yun, sumaki na lang po kami ng Almar sa Barte. Hindi pa po bumababa yan. Talagang dun pa lang po sa may Kambigan, sa may bandang North, diyan sa may Pure Gold North po, talagang may pumarap po na isang lalaki. Andiyan po, akala po lang namin na nag-uusap sila. Yung pala, nag-set na po pala sila ng hold up. Hanggang sa mga pito, sampu sila, mahigit na inikutan po talaga yung jeep na yan. Andiyan po talaga na naalala ng bilabin mama ko yung mga turo at aral na ating ginagalang mala pastor. Sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa mala pang ninsus. Andiyan po talaga ni-rebuke niya yan na maraming beses ng hallelujah, hallelujah. Kahit isa po, ni isang gamit, wala po talaga nakuha sa amin. Maraming salamat, mahala Panginoon. Pinasasalamatan ko rin po sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Last year po ng December, andiyan po talaga, that was Sunday po. Nagkaroon po ako ng unang dalaw ko niyan. Sobrang sakit po talaga ng balakang ko niya hanggang pag-uwi ko, dinidismenorrhea na ako. Bago pa man niya mangyari, talagang nag-ano na po ako sa mahal pang nasabi ko, bago mag-Christmas po talaga mag-aayuno ako sa mag-aalay po ako ng pag-aayuno. Andiyan po talaga na kinabukasan, nilagnat naman po ako niyan, sobrang pabalik-balik po niyan. Hindi po talaga ako nagpatalo. Sabi ko, mahal Panginoon, gusto ko talagang mag-aalay ng ayuno sa'yo bago mag-Christmas. Andiyan po talaga yung pagpupuri sa mahal Panginoon pagsisisi. Dumating po yung Friday. Nandiyan po talaga hanggang sa nag-livestream ako, talagang pinagiling ako ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Man, hallelujah. Talagang nandiyan po na sa pinasasalamatan ko po dahil natuloy ko po yung pag-aayuno kong yan. Hallelujah. Salamat din po sa mahal na Panginoon Jesus nung sa bilabid anak ko po noon. 9 months pa lang po siya, nagkaroon po siya ng sakit na ITP. Nandiyan po talaga na ultimo ihi niya, konting dede niya lang po, sinusuka na po talaga niya yan. Andiyan po talaga na bilang isang ina, masakit po sa akin. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kung kukunin mo na, kunin mo na. Kasi ang sakit sa akin, napakahirap na ganyan yung sitwasyon ng anak mo. Pero kung may layunin ka, alam ko yung pagkakalob mo yung buong kagalingan. Sa unat pa na lang na ating ginagalang mahal na pastor, andiyan po talaga na pagsusumamo sa tahanan, sa kahabagan, pinagaling po yun ang mahal na Panginoon Jesus. Hanggang ngayon po, taglagtaiglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasasalamatan ko rin po sa mga pagpapala, bagamat nawala man ng trabaho yung beloved husband ko. Andiyan po na hindi kami pinagkukulang. Maging sa bill po namin, sobrang baba po talaga yung sa bill namin sa kuryente. Minsan po talaga, wala po kaming binabayaran yan. Hallelujah. Man, hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yung sa mahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.